Hello guys, sa video nito ipapakita ko sa inyo kung paano nyo i-check o titignan kung may violation na kayo sa Facebook nyo. Kung gusto kasi natin kumita sa Facebook guys sa paggawa ng mga Facebook Reels o kahit sa mga Facebook long video pa, kailangan masiguro mo na wala kang violation sa mga ina-upload mo sa Facebook account mo. Kapag kasi nagkaroon ka ng violation sa Facebook guys, posibleng maapektuhan yung monetization mo at yun yung ayaw nating mangyari, lalo na kung ito talaga yung pinakagusto natin, yung kumita ng pera sa pag-upload ng mga video. Kaya sa video na ito guys, ipapakita ko sa inyo kung paano niyo i-check yung mga violation, kung meron na kayong violation sa mga Facebook account nyo. Bago tayo magsimula guys, kung bago ka pang sa channel na ito, consider subscribing dahil maglalabas pa tayo ng maraming video na tulad dito na may kinalaman sa Facebook monetization. Pupunta na tayo sa cellphone, no? Ayan, nandito ako sa home ko. Titignan natin paano mo ba malalaman kung may warning ka na. Una, syempre dito, yung pinakamabilis na paraan, i-click lang natin itong picture natin dito sa top left. Tapos pumunta tayo dito sa may tatlong dot. Makikita mo dito sa taas, account status. Kapag wala nakalagay na warning dyan guys, wala kang nalalabag na community standards ni Facebook, wala kang violation. Tapos i-click mo yan. Yan, malinis dapat yan guys, walang warning. So yun guys, i-back na natin, no? Ngayon i-check natin kung paano mo ba malalaman kung meron ka na talagang warning o alert na nagkakaroon ka na ng, nagkakaroon ka na ng copyright violation, ganun. Unahin natin guys sa page, no? Paano ba natin malalaman sa page? Doon sa pinakataas, i-click ko lang yung pangalan ko, yan. Yung may Edel Rosario, tapos may 5. Pupunta tayo sa page ko kasi ngayon nasa professional account tayo, sa main account ko. Pupunta tayo dito sa page ko. Yan guys, i-click lang natin yan. Then i-click natin yung top right corner, yung picture ko na may tatlong buhet. Tapos pupunta tayo sa baba. I-click natin yung help and support. Tapos support inbox. Yan. Makikita mo dito, your alerts, wala ka, no violation, sabi niya. Yan. Imposible magkaroon ako ng violation dito kasi hindi naman ako nagpa-publish ng mga video, di ba? Ngayon, ganyan din ang gagawin natin sa main Facebook account natin, guys. Anuin ko lang, i-switch ko lang sa main Facebook account ko, sa professional account ko. So, ganyan din ang gagawin natin, i-click natin itong top right corner na picture natin. Tapos punta tayo dito sa may help and support. Tapos support inbox. Ito guys, nagtataka ako bakit meron akong alert dito. Yan. Kiklik natin. Makikita mo dito kung may violation ka talaga, kung may alert ka, kung may gusto lang. Ito kasi, hindi siya pinaka-violation kasi wala naman warning guys, di ba? Kung nakita nyo naman kanina dito sa account status, wala nakalagay na warning. Ibig sabihin, hindi talaga violation to. Kumbaga, ina-alert lang ako ni Facebook. Parang may copyright. Sabi niya, may. Para daw may copyright strike yung ano ko, yung video ko dito. Yan, click natin. Hintay natin guys, no? Ito. There are changes to your video. Sabi niya, one or more actions were applied to your video because of a copyright match. Sabi niya. Kung i-click natin yung details guys, continue lang natin to guys para ma-resolve na ito. Sabi niya, how does... continue lang natin. Dito guys, meron lang gustong ipapansin sa inyo. It's possible to infringe someone else's copyright when you post their content on Facebook, even if you, sabi niya, possibly daw na magkaroon ka pa rin ng copyright, may infringe mo pa rin yung copyright ng ibang tao, kahit daw na binili mo pa yung music, kahit galing mo pa siya sa iTunes, possibly daw na magkaroon ka pa rin ng copyright, kahit daw na gumamit ka pa ng own recording device mo, kahit na nagbigay ka pa daw ng credit sa copyright owner, yan, pwede ka pa rin ma-copyright, kahit daw na lagyan mo pa ng disclaimer yung video man na hindi mo intended na mag-infringe ng copyright, makaka-copyright ka pa rin, posible daw. Kahit na hindi mo pa pagkakakitaan yan, posible ka pa rin makaka-copyright. Ayan, at marami pang iba dito, no? Yan, then continue natin, guys. Then, ito yung susunod. What would you like to do? Sabi niya, these are the available actions you can take regarding the changes to your video. Accept changes. You acknowledge these changes and the action will remain applied to your video. Submit dispute, you believe you own the rights to this content or have permission to use it and want to provide additional details. Dapat ito yung i-click natin, submit dispute natin siya. Huwag na tayong magipagtalo para hindi na humaba yung usapan kay Facebook. I-remove video na lang natin siya, continue natin siya. Delete video, the video will remove from Facebook including anywhere it was shared, sabi niya. Delete video na lang natin siya guys. No? Yan. Ganyan lang
Your video was removed. The issue is resolved and no further action is needed. And guys, ganyan lang kadaling mag-resolve ng violation sa Facebook. Guys, no? Kapag nagkaroon ng violation yung video mo, kahit sabihin natin na si Facebook pa nagkamali, huwag kang makikipagtalo, no? Kasi yan yung nagpapasolve sa atin sa yung kumbaga platform niya ito. Kailangan tayong sumunod. Ngayon, kung gusto mong mag-submit dispute, kung alam mong yung music na ginamit mo, illegal mo siyang gamitin. Halimbawa, galing siya sa sound collection ng Facebook, tapos nagkaroon siya ng copyright sa music niya. Pwede kang mag-submit dispute, no? Pwede mong gawin yun. Pero ako guys, hindi ko na gagawin yun kasi ayoko nakikipagtalo. Kumbaga, ayoko makipag-discussion. Kayo kung gusto nyong gawin, pwede nyong itry. Pero ako, mas gusto kong i-delete na lang yung video kasi wala siyang kinalaman sa mga Facebook Reels na pinapublish ko. Kasi pinublish ko siya nung una pa nung hindi pa ako nagpa-Facebook Reels. So yun nga guys, dahil wala naman talaga siyang kinalaman sa mga content ko dito sa Facebook, mas mabuti pa na i-delete ko na lang siya para maging solid na lang yung content ko, maging isang niche na lang. Kumbaga binabawas ko yung pagiging personal ng Facebook ko, yung sa personal life namin. So yun guys, hanggang dito na muna yung video na ito. No, sana nakatulong sa inyo ito. Kung nakatulong sa inyo yung video na ito guys, huwag niyong kakalimutan mag-like and share at mag-subscribe na din kayo para lagi kayong updated kapag naglalabas tayo ng mga ganitong video. Guys, thank you for watching. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Bye-bye.